Hello mga guys, bali ang tutorial naman natin ngayon is magde-debranch ako, open line tayo ng itong mga modem na to, Globe My Business tsaka Globe at Home Prepaid Wi-Fi. So ang model niya guys is B310AS938, then yung board niya kasi yung naging version B. So bago kayo mag-start guys, i-check nyo muna yung details ng modem nyo kung version A siya or version B. Kasi yung firmware ng version A is pang version A lang. Hindi kayo pwedeng gumamit ng firmware ng version A to version B. So guys, bago kayo mag-start, i-check nyo muna yung kung board nyo ba kung version B. Kung version B, good, pwede kayo mag-start. Kasi yung unang release kasi ng Globe at Home Prepaid Wi-Fi, version A siya na board. So bago kayo mag-start, pakita ko sa inyo kung ano yung pinagkaiba ng version A at version B. Then, yun yung mga pinagkaiba niya guys. Then, after nun guys, bago tayo mag-start ulit, need natin muna i-backup yung device info ng modem natin kasi magpo-full erase tayo, lahat ng details nun mabubura. Bali, fully reformat siya. So, eto guys, ang mga kailangan natin na i-backup, eto yung file pala natin. Ito pala yung files. Then, salamat pala sa firmware ni Sir Jerome. Then, ang mga need natin i-backup is, eto, open ko lang siya. IMEI, serial number, MAC address, Wi-Fi SSID, tsaka Wi-Fi password. So, saan nyo makikita yan guys? Etong IMEI, serial number, tsaka SSID password, makikita nyo lang siya sa ilalim ng modem ninyo. Yan, IMEI, serial number, Wi-Fi, SSID, Wi-Fi key. Yan guys, then, ang kukunin nyo yung LAN MAC address, itong MAC address niya, dito natin siya kukunin. Pagpunta tayo sa gateway ng modem natin, yan, pasukin natin itong 192.168.254.254. Then, para ma-access nyo yan, make sure na nakakonect yung modem ninyo sa PC or sa Wi-Fi. Then, guys, mag-login tayo. Then, yung default na username ng Globe modem, nandito siya. Yung user access, yan. Ilagin ko lang muna siya dito guys sa PC natin. User, yan. Nakasave naman siya sa browser ko. Then, yan. Wait lang natin. Punta tayo sa device information. Then, etong LAN MAC address. Then, yung ibang details kasi makikita niyo naman siya dito guys. Itong IMEI. Dito, nandito rin siya. Then, Wi-Fi settings, nandun yung sa Wi-Fi settings, nandun yung SSID tsaka password ng Wi-Fi. So, ang din nyo lang makikita dun guys is yung serial number ng modem. So, bago ako mag-start guys, make sure na na-backup nyo na yung details na to. Yan. Then, pwede na tayo mag-proceed. So, bago tayo mag-start ng pagde-debranch tsaka open line ng B310AS938 version B, guys. Make sure na meron kayong netong gamit. Yan. Soldering iron. Then, ito, tingga. Tingga siya, guys. Then, screwdrivers. Then, isang sa akin, any metal conductor. Yan, gamit ko, guys. Tanso. Yan guys, any metal conductor na pwedeng mag-connect. Tweezer, hindi ko na ito gagamitin guys. Then, bago tayo mag-start, make sure, unahin po na natin guys na i-disassemble natin yung modem. So, tatanggalin ko yung case niya. Tanggalin ko muna guys, pakita ko sa inyo yung magiging itsura ng case ng modem natin. Tsaka yung board. So, yun guys. Ito siya guys. Na tinanggal ko na yung dalawang screw dito. Yan, tinanggal ko using Phillips screwdriver.
Then, pwede ko nang baklasin yung case niya. Yan. Tanggalin lang natin. Yan. So, ito yung magiging itsura ng board ng B310 AS938. So, ang kailangan natin dyan, guys, is itong itong apat na pin na to. Yan, pansinin nyo, guys. Apat. Bali, para makapag debran tayo, magre-replace tayo ng firmware, need din natin ng USB cable. So, guys, ang need nyo kasi na cable dyan is yung data cable. So, meron kasi akong cable dito, USB male-to-male cable, galing to sa portable external hard disk ko. Yung inalagyan ko ng mga movie, yan, guys. Pumutol ako neto kasi magsasolder tayo ng wire dun sa board ng modem natin, B310 AS938. Then, yan, guys. May extra kasi akong USB male-to-male cable. So, pinutol ko na yung dulo niya. So, dapat ang lalabas na wire doon is apat. Is yung itong wire na to. Black, green, tsaka white, then red. So, yung apat na wire na dyan, ang magagamit lang natin is yung tatlo lang na to. Itong black, tsaka green, white. Kasi pag kinabit pa natin itong white na wire sa board ng 938, may possible na USB not recognized. Yun yung mga kadalasang error. Kasi meron namang 12 volts na power naman yung modem natin na sa adapter niya. So guys, bago tayo mag-start, need natin isolder itong 3 wires na to dito sa USB ng board ng modem natin. So, isolder ko muna, guys. Pakita ko sa inyo kung ano yung kalalabasan ng pag-solder. So, guys, tapos ko na ma-solder yung USB wires dito sa may board ng modem natin. So, pansinin nyo, guys, ito lang yung sinolder ko, yung tatlo lang, white, green, tsaka black. So, yung apat na butas doon, tatlo lang gagamitin nyo. Yung pinakataas na butas ng USB port, huwag nyo nang solderan ng wire. Dapat kasi para sa region. Pero para iwas error, hindi natin sinama. So, guys, pala yung sa USB cable ko, pwede rin pala kayo gumamit ng USB cable galing sa printer. Mas maganda kasi kung mas heavy duty yung USB cable nyo, hindi basta-basta yung mumurahing cable, para iba kasi nagre-reklamo, bakit ayaw, bakit ganun, ayaw magtuloy ng flashing, may hinto. So guys, minsan may problema sa cable, kaya mas heavy duty na USB cable, mas maganda. So after nang, guys, na-solder ko na, then ang gagawin natin, guys, para makapag-replace tayo ng firmware ng modem natin, need natin muna mag-jumper mode. So, gagamitin natin ngayon itong copper wire or any metal conductor na magkoconnect dito sa boot point na to. Itong boot pin tsaka ground pin. So guys, bago mag-start, medyo kuskusin ko lang itong mga pin na to para maganda yung connection niya. Linisan ko lang konti, kaskasin ko lang. Kasi meron dyang parang shield. Kaskasin ko lang. Yan, kinakaskas ko na, guys. Then, after nun, mag-jumper mode na tayo, guys. So, itong copper wire na to, dapat, ipiting ko to, mapagdikit ko tong boot pin tsaka ground pin. So, guys, pasensya sa camera ko, ha. Low budget camera. Tsaka, hirap maghawak. Then, pag gidikitin ko to, itong boot pin tsaka ground pin, ipiting ko lang siya ng kamay ko. Then, dapat, pag sinaksak ko yung power adapter dito sa modem, dapat hindi siya iilaw. Ibig sabihin nun, success yung, yan, guys, maging ganyan ang connection niya, magadikit yung dalawa. So, ipiting ko to. Dapat, pag kinunik ko yung power adapter sa modem, dapat hindi siya iilaw.
Kapag umilaw siya, it means mali yung pag-jumper ninyo or hindi na-connect yung foot pin at ground pin. So, ikakabit ko muna dito yon sa power adapter, yung modem. Dapat hindi siya iilaw. Pag umilaw, mali. So, guys, umilaw, ibig sabihin mali yung pag-jumper natin. Ulitin ko lang. Yan, ipit ulit. Then, plug power adapter. Then, yan, guys. Hindi na siya umilaw. It means, USB mode na yung modem natin. So, pwede natin siyang ilagay sa gilid muna. Save ko lang. Okay na yan, guys. Nakakonect na yung power adapter. Then, bago tayo mag-start, make sure na itong sa file natin, guys. Ito yung file pala natin. I-open ko lang ulit. Mag-i-install muna tayo ng drivers. Para kapag kinonect natin yung USB, itong dulo ng USB sa USB port ng PC natin or sa laptop, mag-auto-install na yung driver. Madetect siya kaagad. Then, dito, double, i-run natin to, guys. I-install ko lang tong ADB drivers. Install lang natin yan. Then, click natin yung yes. Wait lang natin matapos. Then, yan. Press any key to continue. Yan. Then, next na itong install natin itong Huawei drivers. Then, click natin yung yes. Wait lang natin ulit matapos. Yan. Press any key to continue. Then, wait lang yan. Yan. Then, after nun, guys, etong naka-USB mode na modem natin, yan, naka-jumper mode, tapos hindi na umilaw, then, pwede, naka-connect na yung solder sa USB port ng modem natin. Then, kapag sinaksak ko tong USB cable dito sa may USB port ng PC ko, dapat may tutunog. Dapat, guys, kung may ganito kayo, make sure na naka ano yung speaker ng PC or laptop ninyo. Kasi pag kinarek nyo to, dapat may tutunog. Ibig sabihin nung detected ng PC natin yung USB mode ng modem natin. Check lang natin. Saksak ko na, guys. So, guys, yan, may problema. USB not recognized. So, tanggalin ko lang ulit. Then, ayusin ko lang yung wire na yan. Then, isa pa ulit. I-plug in natin. Plug in. So, guys, hindi na siya. Nag-USB not recognized. Okay na yun, guys. Basta hindi na lumabas yung USB not recognized. Pwede na tayo mag-proceed. So, i-double check pa rin natin kung na-detect talaga ng PC natin yung modem natin as USB mode. So, ganito nang gagawin natin, guys. Pupunta tayo sa my device manager. Punta lang tayo sa may search button. Then, type natin device manager. Manager. Then, click natin tong open. Itong pag-pimer natin, Debran, tsaka open line, gumagana po siya sa Windows 7, Windows 10, 64-bit. Sa Windows 8, hindi gumagana. May problema kasi yung drivers natin sa Windows 8. So, guys, ito yung pag-double check ng USB mode ng modem naka-connect sa PC. Click lang natin tong port. Nasa device manager tayo. Then, kapag napansin yung merong gantong Huawei Mobile Connect, ang download port, COM4, pwede na tayo mag-start ng mag-de-debrand na tayo. Then, after nun, nakadetect na yung modem natin sa PC.
Iran na natin tong firmware ni Sir Jerome ng pang version B. Working to 4G, 3G. Okay na siya. Then, iran lang natin to guys. Double click ko lang. Then, click natin yung yes. Then, yung password niya, Jerome Laliyag. Then, yan. Click ko lang yung okay. Yan. Wait na lang natin matapos tong script. Wala na tayong gagawin. Hintayin na natin matapos yung pag-download ng firmware sa modem natin. Yan. Usog ko lang konti. Yan guys. Wait na lang natin siyang matapos. Yan guys. Dapat yung firmware natin yan magdire-diretso yung ganyan niya guys. Yung etong mga script na ito tuloy-tuloy yan. Kapag yan meron diyang huminto, matagal, maabot ng 5 minutes, 5 minutes or 30 minutes katagal ganyan, ang gawin niyo na lang guys is huwag kayong kagad magpanic. Pwede para maayos 'yon. Ang gawin niyo na lang ulit, tanggalin yung USB cable dito sa may PC, then i-plug in nyo ulit, yan, jumper mode, then ulitin nyo ulit yung pag-run ng firmware. Huwag kayong kakabahan sa ganun. Ito na mismo yung pang-repair ng mga, kunyari, red light, may sira yung program. Ito na yun, guys. Then, dapat tuloy-tuloy yun, guys, ha. Yung script na yun. Wait lang natin matapos. Yan. Yan. Hindi ko na putulin guys para dire-diretso. Para walang daya. Yan guys, nag-start na USB loader. Pag nag-start yan, iilaw yung power led ng modem natin. Yan. Then after nyan guys, magda-download na yung firmware ng debranded na firmware sa modem natin. Yan. Yan, start flashing. Wait lang natin. Pansinin nyo yan guys. Kapag nag-start na yan, iilaw na yung mga signal light ng modem ninyo. Yan. Download mode. Wait lang natin matapos. Yan guys, ha, kahit dyan may huminto, close nyo na lang ulit. Pag huminto na matagal, close nyo lang ulit. Then, plug out, plug in USB. Then, ulit procedure. Huwag kayong magkapanik. Yan. Tignan natin matapos yung download mode. Thank you.
So yun guys, last part na to ng pag-download ng PMIR sa modem, itong web UI. Wait na natin siya matapos. Yan guys, ito rin pala, kahit may lumabas na, mamaya pakita sa inyo yung press any key to continue. Ito, hanggat hindi na mamatay yung mga LED na to guys, huwag nyong tatanggalin yung power adapter or USB sa PC ninyo. Kasi hanggat hindi pa tapos yung naka-on pa yung blue LED na yan, tsaka yung dalawang signal bar, ibig sabihin nun, hindi pa tapos yung pag-download ng firmware sa modem natin. Yan guys, may lumabas na ganyan. Install finish, press any key to exit. Pindutin ko lang, then wait natin matanggal yung blue LED na yan, tsaka dalawang LED ng signal bar. Yan, tumulog na din. Nag-disconnect na yung USB sa PC. Pwede ko nang tanggalin yung USB cable sa USB port ng PC. Then, tanggalin natin yung power adapter sa modem. Guys, bago pala natin ibalik yung case, make sure na tanggalin natin tong pag-solder natin ng USB wire dito sa modem natin. After nung matanggal ko na tong solder na to, ibabalik ko na yung case tsaka yung screw. Balik ko lang guys. A few minutes later. Then ito na siya guys, natanggal ko na yung solder ng USB sa board ng modem natin. Then ibalik ko na yung screw. Yan guys, then open line procedure tayo. Then kaya tayo mag-open line para magamit natin yung other SIM from other network. So globe lock to modem natin, gagamitin natin siya ng Smart SAN token text na SIM. Yan, so tatanggalin ko lang yung globe SIM dito na nakakabit sa kanya, then kapalitan ko ng SIM from other network. So ikakabit ko Smart kahit ano yung kabit nyo dyan. Then mag-open line tayo. Then balik ko muna itong SIM cover. Then i-plug in natin yung LAN cable sa modem. Then power adapter. Then guys, nung nag-flash pala tayo ng PMIR, nabura yung mga details ng modem natin. Yan. Then ngayon ibabalik natin yung details na binakap natin kanina. Itong details na to, yan, using itong NVRAM writer. So bago tayo mag-start ng NVRAM writer, make sure na naka-open ang Telnet client ng PC natin. So ganito yan guys, para mag-open ng Telnet client ng PC natin, punta lang tayo sa control panel. So yun guys, i-open natin itong control panel. Then punta tayo sa my programs. Then turn Windows features on and off. Then wait lang natin to. Lumabas yung ano. Then scroll down tayo, hanapin natin yung Telnet client. So guys, pag dapat itong Telnet client natin naka-check yung checkbox niya para gumana yung NVRAM writer. Kapag hindi kasi naka-check 'yan, hindi magre-write yung details na yung binakap natin sa modem. So guys, dapat itong Telnet client naka-check siya. 'Yan. So naka-check naman sa akin. Pwede naman siyang i-close ko na 'to. Then or pwede niyo pindutin yung okay. Close ko na 'to. Naka-open naman yung Telnet client ko. Then pwede na tayo mag-proceed sa pagbabalik ng details via NVRAM writer. Yan, then click ko lang yung yes. Then yung password niya, Jerome Laliyag. Laliyag. Yan guys, then siyang okay. Then wait lang natin, yan. Checking device if connected by LAN. Then please enter IMEI. So yung binakap natin kanina, ikakopy ko lang IMEI.
copy, then right click para mag-paste, then press yung enter. Yan guys, minsan pansinin nyo guys ha, pag pinaste nyo yung AMI, then nag-press kayo ng enter, minsan hindi itong sumusunod yung please enter serial number, minsan na-stuck lang siya sa please enter AMI. So ang gagawin nyo lang dun guys, i-close nyo lang yung itong MVRAM writer, then i-open nyo lang ulit. Ganun lang guys yung pag-ayos nun. Kasi minsan, dami nagre-reklamo lah. Bakit ganun? Ba't ayaw mo lumabas ng serial number? Ba't IMEI lang? So yun lang guys, yun lang yung troubleshoot nun. Close, then open nyo ulit. Then dito na tayo sa may serial na ibabalik natin. Serial number. Copy. Then enter. Then next. Itong MAC address, tinanggal ko lang yung colon niya, yung double dot. Then enter. Then Wi-Fi SSID. Copy. Then enter. Then Wi-Fi password. Copy. Then enter. Then after mapindot natin yun, last na sa Wi-Fi password, magre-reboot yung modem natin. Press any key to exit. Then wait na natin mag-reboot yung modem. Close na natin tong details ng modem natin. Then close na natin tong device manager. Then wait na lang natin mag-reboot yung modem natin. And wait na lang natin. So guys, ang kinapit natin na SIM, smart SIM. So, kapag ito naging blue, yan, naging blue na siya, ibig sabihin nun, binasa na lang modem natin yung unsupported SIM. So, ibig sabihin nun, open line na yung modem natin. So guys, pupunta tayo sa may gateway ng modem natin, access natin. So, hindi na ang IP niya, hindi na magiging 192.168.254.254, magiging IP niya na is 192.168.8.1. yan, then press ko yung enter, wait lang natin. Yan, quick setup. So magtatanong siya ng username tsaka password. So bago natin pilapan yan guys, make sure na mag-reset muna tayo ng modem dito guys, para malaman natin kung pumasok yung details ng modem na binakap natin, kung pumasok siya sa modem natin. Then ito guys, press muna natin yung reset button. Ito yan, press natin ng mga 3 seconds, 1, 2, 3. Then, pansinin nyo guys, nag-blinking mode yung modem. It means, nag-reset na yung modem natin. Wait na lang natin ulit mag-refresh yung gateway ng modem natin. Wait na lang natin. Yan. Wait lang natin guys, mag-refresh yung gateway ng modem. I-refresh ko na nga lang manual. Refresh natin. 192.168.8.1. Yan. Maglalagin tayo dito guys ngayon. So, ang username natin is admin. Password, admin pa rin. Admin. Then yan, pumasok. I-close ko lang to. Close ko lang to. Then press natin yung next.
then update manually, next, then current password natin is admin. So ang bagong firmware kasi natin nanghingi ng mas magandang ano, mas mahigpit na password. So gawin nating sa new password admin 1, then confirm password admin 1. Yan guys. Current password admin, new password admin 1, confirm password admin 1. Naging middle na yung password strength niya, then click natin yung finish. Hala. Does not match ba? Ah, does not match. Sorry. Admin 1. Then admin 1. Then finish. Yan guys. Wait lang natin, success. Then yan, binasa na yung unsupported SIM, smart SIM card. Then check natin yung details natin guys kung bumalik. Punta tayo sa may settings, system, device information. Yan guys. Kapag hindi nyo binalik yan, itong serial number nyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, IMEI nyo, 0000, ganun. Yung kalalabasan yan. So, bumalik naman yung details ng IMEI. Ito, dito lang yung serial number, landmark address, then punta tayo sa may Wi-Fi, basic settings. Check natin yung Wi-Fi password, tsaka SSID kung bumalik. Then guys, bumalik naman siya. So, after nyan, full admin, open LAN na yung modem natin. Then, i-install naman natin ngayon yung Open VPN. Yan. Open VPN installer. Then, password natin, Jerome. Laliag. Then, okay. Yan. Install finish. Press any key to continue. Magre-reboot yung modem natin. Wait lang natin siya mag-refresh. So yun guys, ang bagong username ng modem natin sa gateway niya is username admin, password admin 1. Wait lang natin mag-reboot yung modem. Then, pwede natin i-close yung file na to. Wait lang natin mag-refresh yung modem. Yung gateway sa modem natin. Refresh natin manual. Yan guys. Then, log in. Username, admin, password, admin 1. Log in. Then, ito yung OpenVPN. Double check natin. Itong 192.168.8.1, i-edit lang natin yan. Dito nga natin ng colon 8080. 192.168.8.1 colon 8080. Then press natin yung enter. Then ito yung open VPN. Sign in, username, password, admin. Then click sign in. So guys, may open VPN na kayo. Built-in open VPN. So, kailangan nyo dyan is open VPN config tsaka password. So, para magkaroon kayo nun, hanapin nyo lang po si Sir Bobby Alvarez ng Ace VPN. Hindi kayo iiwan yan, hindi katulad ng ex nyo. So, yun lang guys yung tutorial natin ng firmware debranding tsaka open line, then install ng open VPN sa Globat Home modem, Globat Home prepaid Wi-Fi tsaka Globe My Business modem. So, ito silang dalawa. Pagdinkin natin para makatotohanan. Yan. So, yun guys. Ilang tutorial po natin. Maraming salamat sa panonood. Yan.